Hi everyone! Welcome to RG Vlog! Kamusta na po kayong lahat? So ngayong araw na ito ay isa na naman pong putahe ang nais kong ibahagi sa inyo. Ito po ay fresh lumpia. So dahil by request po ito, yung po aking lulutuin ko dahil masarap daw po. So request po yan ng pamilya na magluto daw po ako ng fresh lumpia. So alam ko po na pag napanood nyo po itong video na ito ay meron na naman po kayong idea kung ano na naman po ang pwede nyo lutuin na abot kaya po ng ating mga budget. So samahan nyo po ako sa aking pagluluto. So tayo na po, tara na! Sangkap sa pagluluto ng fresh lumpia. Meron po tayo dito ang repolyo o cabbage. Hiniwa po natin ng pahabang manipis. Meron po tayong sweet potato o kamote. Pagkahiwa ko po, binabad ko po sa tubig para po hindi magkulay brown. Meron po tayong carrot dito. Hiniwa ko po ng pahaba o julienne. Meron tayong beans, bagyo beans. Hiniwa ko rin po ng pahaba. Meron po ako ditong parsley, hiniwa ko po ng manipis, pero huwag masyado pong manipis kasi hindi po maganda. Meron po ako sibuyas, pwede po tayong gumamit ng sibuyas na puti o sibuyas na pula. Gumamot po ako ng sibuyas na puti. Meron po akong tokwa. So ang tokwa po, piprito po muna natin, gawin natin brown, saka po natin siya hiwain ng pa-cubes na maliliit. Meron po ako ditong hipon, so fresh hipon po siya. Nilinis ko po at saka po hiniwa ng maliliit. Meron po tayo dito na mani. So, pwede po tayong bumili ng mani tapos dudurugin na lang po natin. Ready na po siya, salted mani. Meron po tayo dito ang bawang. So, minced garlic po o dinurog na garlic po. Meron tayong patis. At ground black pepper. At gagamit din po tayo ng flour. So, dinisolve po natin yung flour. Mamaya po gagamitin po natin sa paggawa po ng sauce. Meron po tayong asukal. Gumamit po ako ng washed sugar. Hindi po brown sugar ang ginamit ko. Kasi po, wala po akong nabili. So, pwede po tayong gumamit ng washed sugar pag wala po tayong nabili. At, meron po tayong lumpia wrapper. At gagamit din po ako ng toyo o soy sauce para po sa. So, in case po emergency na wala po tayong mabili na lettuce, katulad ko, wala po akong nabili ngayon, eh yung anak ko po gusto pong kumain ng fresh lumpia. So, isa pong paraan, maging wise lang po tayo, gumamit po ako ng bagyo pechay. So, yung pwede naman po natin gamitin ito pag wala na talaga tayong mabili. At mayroon po tayong shrimp broad cubes. So, gagamit po tayo nito para po sa pag-isa natin mamaya. At bukod sa mga sangkap, gagamit din po tayo ng tubig at mantika. Una po, magpainit po muna tayo ng mantika. Maglagay po tayo ng sibuyas. Ilagay na po natin yung ating sibuyas. Yan, habang ginigisa po natin, hayaan po natin yung sibuyas na medyo magkulay pink. Yan, halu-haluin lang po natin. So, masarap po ang fresh lumpia, lalo na po kung gawa po ito sa bahay. Hindi po natin binili. Itong bahay ba? So, alam natin na safe yung ating iluluto kasi tayo po yung nagluto. Hindi ko naman sinasabi na hindi safe kumain sa labas, pero masarap kasi yung lutong bahay kaysa sa pinili sa labas. Sunod po natin ilagay ay ang ating bawang. Huwag po natin ilagay lahat ng bawang. Gagamitin po natin yung kalahati para po sa ating sauce mamaya. So, hayaan po natin yung bawang na medyo magkulay brown po. Huwag naman natin sunugin. So, ilagay po natin yung ating apoy sa medium gas. Gagamitin po natin yung ating hipon. Hanggang maging kulay orange na po siya, kagaya niyan. Tapos, isunod na po natin yung ating tokwa. Halu-haluin lang po natin. Tapos, ilagay na po natin yung ating kamote at ang mga gulay. Pagkatapos po, ilagay po natin yung ating hiniwang carrot. So, yung carrot po, maganda po eh, hiwain po natin ng pahaba, na manipis, o julienne, ang tawag doon. Yan na po. Sunod po natin ang ating bagyo beans.
So, ilagay din po natin ating bagyo beans. Lahiniwa din po natin ng pa-julienne o pahaba na maninipis. Ang bango-bango na po. So, sunod na po natin ilagay ay ang repolyo. So, ilagay po natin ang ating repolyo at haluin lang po ng maayos. Hanggang po lahat ay maghalo na. So, ilagay din po natin yung ating patis, ang ating ground black paper, atin po siyang haluin. So, hinalo na po natin yung ating gulay at yung ating tipon. So, half cook lang po yung pagkaluto natin sa ating gulay para po mas lalo siyang masarap. Pagkaluto po tayo ng tubig, hayaan natin siyang kumulo. At pag kumulo na, saka po natin lalagay yung ating bawang. So, pakulo po tayo ng tubig. Tapos, ilagay po natin yung ating bawang. So, nandun na po yung ating bawang na minch. So, ilagay po natin yung ating harina o all-purpose flour. So, pag kumulo na, lagyan na po natin siya ng soy sauce. Konting soy sauce lang po ang ating ilalagay. Yan, medyo halo-haluin po natin. Siya, lagay na po natin ng black paper. So, magbabalot na po tayo ng ating fresh lumpia. So, meron dito po yung ating lumpia wrapper. Itong ating bagyo pechay, lagay po natin sa dulo para maganda po yung presentation. So, ilagay na po natin yung ating sangkap. Lagyan po natin ng dahon ng parsley. At tinurog na mani. Balutin po natin ng ganito. Yan, ganyan po ang pagbalot. Siguraduhin lang po natin na nabalot natin ng mabuti. Ito na po ang ating fresh lumpia. So, titingnan po natin, napakasarap po at napakasimple pong gawin. So, subukan po ninyo. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aking pagluluto at dito po sa aking channel. So, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng aking video na aking i-upload po. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.